guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Kilala si Naoya Inoue bilang halimaw at may taglay na lakas sa pagsuntok, kaya hindi katakataka na makuha niya ang mga iba't ibang world title belt. Lumipas ang isang taon ay si Emmanuel Rodriguez naman ang kanyang sinagupa, paglabanan nila ang semi-final World Boxing Super Series o WBSS semi-final noong May 18, 2019. Sa pagharap pa lang dito ng dalawang mandirigma ay pansin na pansin na rito ang galit sa mga tingin ni Naoya Inoue na parang gusto ng polana ng mga solidong body shot itong si Rodriguez. Para sa kaalaman ng lahat, kung bakit ganun makatingin si Naoya Inoue, ay dahil ang kanilang weigh-in ay meron na palang nangyari sa dalawang kampo na hindi nagustuhan ni Naoya Inoue. Tinulak at tinuro-duro dito ng coach ni Rodriguez na si William Cruz ang tatay ni Naoya Inoue, dahil nga umano sa pagbabideo ng tatay ni Naoya Inoue kay Rodriguez habang nag-iinsayo, na hindi nagustuhan ng coach ni Rodriguez na si William Cruz. Ayon sa ama ni Naoya Inoue, "It was an open workout so naturally I was taking pictures and using phone. A guy came over, after staring down at us from the ring. And said I couldn't do it and pushed me aside. That was very ungentlemanlike." Kaya dahil sa pangyayating ito ay sobrang ikinagalit ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ang ginawa ng kampo ni Rodriguez sa kanyang ama. Ayun nga dito kay Naoya Inoue, "Truly, this event that happened to my father was an incident that got me angry. Because of the behavior of Puerto Rican coach with no respect to my father. This is the reason why I decided to jump right into the fight to knock Emmanuel Rodriguez out at all costs, to hit him as hard as ever in a vindictive way." So ayan nga ang pahayag ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Pero kahit ganon, ay wala pa rin pakialam at walang takot si Emmanuel Rodriguez sa mga sinasabi ni Naoya Inoue, dahil malaki pa rin ang kumpiyansa niya na matatalo niya itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Dahil ayon nga dito kay Rodriguez ay patutumbahin at wawasakin niya itong si Naoya Inoue sa ibabaw ng boxing ring. Isama mo pa dito ang mga pinagsasabi na trash talk ng coach ni Rodriguez, na ayon sa kanya hindi tunay na halimaw itong si Naoya Inoue, dahil ang tunay na halimaw pagdating sa boxing ay walang iba kundi ang alaga niya na si Emmanuel Rodriguez. Dahil sa mga salitang pambabastos at kawalang respeto sa kampo ni Naoya Inoue ay labis-labis nga dito ang galit niya sa kampo ni Rodriguez. Unang round pa lang ay labis na dito ang gigil ng halimaw ng Japan na tila gustong-gusto agad patumbahin si Emmanuel Rodriguez. Sa pangalawang round ay dito nahahagupitin ng signal number 10 ni Naoya Inoue si Emmanuel Rodriguez, dahilan sa pagbagsak at pagkatalo nito. Tama ko naman tayo sa iba pang mga balita. Isang paraan ang naiisip ng Team Casimero para sa pilitan ng pumayag si Naoya Inoue sa binansagang angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero. Ang paraan ay, lalaban na ni John Riel Casimero si Tecoma Inoue kapatid ng tinaguriang The Monster ng Japan na walang iba kundi si Naoya Inoue. Kailangan talunin ni Casimero si Tecoma Inoue, at hindi lang dapat matalo, dapat ay brutal niya itong manockout sa ibabaw ng boxing ring, na masasaksihan ng kapatid niyang si Naoya Inoue, ang sasapitin nito kay John Riel Casimero. Sa paraang ito ay tiyak mapipilitaan si Naoya Inoue na labanan si Cuadro Alas para ipaghiganti ang kapatid nito sa sinapit sa mga kamay ni John Riel Casimero. Taong 2007, ay nangyari na ito sa tinaguriang pambansang Kamao Manny Pacman Pacquiao at sa kapatid nitong si Bobby Pacquiao. Dahil madami ang naghangad na makalaban si Manny Pacquiao.
Isa sa gumawa ng paraang ito ay si Humberto Soto, dahil si Soto ay matagal nang ang gustong makalaban itong si Manny Pacquiao at matagal na rin na naghahaman para lumaban kay Manny Pacquiao, ngunit hindi ito nabigyan ng pagkakataon ng pambansang Kamao, dahil mas inuuna labanan ni Pacquiao ang mga boksingerong malalakas at mabibigat na pangalan sa larangan ng boxing. Kaya gumawa ng paraan dito si Humberto Soto para mapansin siya at labanan na siya ng kinaguri ang pambansang Kamao Manny Pacman Pacquiao. Isa sa ginawang paraan ni Humberto Soto ay hinamon niya ang kapatid ni Manny Pacquiao na si Bobby Pacquiao, noong 2007 ay ikinasa agad ang kanilang laban. Sa oras mismo ng laban ay nandoon si Manny Pacquiao bilang suporta sa nakababata niyang kapatid na si Bobby Pacquiao. Sa round 4 nagtapos ang laban Bobby Pacquiao kontra Humberto Soto, pinatumba si Bobby Pacquiao ng isang solid na kanan, sinundan pa ito ng solidong body shot, na siyang tuluyang tumapos sa laban. Panalo si Humberto, at sa muli ay hinamon niya nga dito si Manny Pacquiao na sila naman ang maglaban. At ang sagot nga dito ni Manny Pacquiao nung tinanong siya ng isa sa mga reporter kung tatanggapin niya ba ang hamon ni Humberto Soto. Ang sagot naman ni Manny Pacquiao ay oo, tinatanggap niya nga ang hamon sa kanya ni Humberto Soto. Sa kagustuhan ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Bobby Pacquiao. Ngunit ayon kay Lolo Arom ay hindi niya pwedeng labanan si Soto dahil hindi ito kilala, kaya minabuti ni Arom na itapat si Manny Pacquiao sa mga mabibigat na pangalan sa boxing. Ngayon kung sakaling matuloy nga itong laban ni Tecoma Inoue kontra John Riel Casimero, ano kaya ang magiging reaksyon ni Naoya Inoue? Kung sakaling masasaksihan niya na isang malupit na pagkatalo ang sasapitin ng kanyang kapatid sa mga kamay ng tinaguri ang angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero. Papalag na kaya siya para maipaghiganti ang kanyang kapatid or hindi na niya papansinin si John Riel Casimero? Ano sa tingin niyo guys, kakasa kaya si Naoya Inoue sa paraang ito? Kung yes or no ay maaaring magkomento lang sa ating comment section dyan sa ibaba. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.